Bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon. At pag napindot mo na ang bell icon, pakipindot na rin ang all para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at malaman mo kaagad kung meron kami mga bagong videos. Posibleng maipatupad na ang no work, no pay rule para sa mga empleyadong hindi pa bakunado kontra COVID-19 na kailangang pumasok sa trabaho. Batay sa Resolution Number 148 at 149 ng IATF, inaatasan nito ang lahat ng establishments at mga employer na gawin ng requirements sa kanilang mga empleyado na magpabakuna na kontra COVID-19. Ayon sa IATF, ang lahat ng hindi bakunadong manggagawa ay dapat sumailalim sa RT-PCR test isang beses kada dalawang linggo para makapag-report sila on-site o sa kani-kanilang mga opisina. Pero sabi ng IATF, sariling gastos ng mga empleyado sa kanilang pagpapaswab at hindi ng employer. Sakali man daw na hindi kayanin ng empleyado ang magpaswab o hindi ito available, tatanggapin naman anya ang antigen test. Sa panayam ng DZRH kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, nanindigan ito na kailangan empleyado nga ang magbabayad ng kanilang pampaswab dahil sila na nga raw ang gumastos pambili ng bakuna para sa mga ito. Pero Secretary Joey, eto, dapat po ba itong sagutin ng empleyado o dapat ng employer ang magsasagot nitong RT-PCR kung siya ay hindi bakunado halimbawa? Hindi, sagot ng empleyado yan kasi kami mismo bumili ng mga bakuna para sa kanila, no? Yung AstraZeneca at yung Moderna. At dito naman sa private sector ng grupo namin, noong una halos 30% ang ayaw kumuha, no? Pero bumagsak to ng mga 5%. So halos mga 90 to 100% ang bakunada na dito sa mga private sector. Pero marami pa rin dyan na ayaw pa rin. Sa estimate namin, siguro about 5% no, to 10%. Kaugnay nito, sinabi ni Labor Asec Teresita Cucueco na siya ring direktor ng Bureau of Working Conditions ng DOLE. Hindi na maglalabas pa ng labor advisory ang ahensya ukol sa panibagong polisiya ng IATF. Gayunman, nilinaw ni Cucueco na pwede namang mag-work from home ang empleyado kung may ganitong arrangement ang kanyang kumpanya. Pero kung kailangan talagang mag-report on-site, kailangan talaga nilang magpa-test. Kung tatanggi man daw ang mga ito, pupwede naman silang mag-leave at kung ubos na, mangyayari talaga ang no work, no pay. Pero sinabi ni Cucueco na wala pa namang penalty na ipapataw sa mga employer at empleyado na hindi makakakomply sa nasabing polisiya. Paglilinaw ni Cucueco, inilatag lang ng gobyerno ang kanilang mga opsyon para sa mga empleyado kung ayaw nilang magpabakuna, magpa-test mula sa sarili nilang bulsa. Sa panayam naman ng DZRH kay Labor Secretary Silvestre Bello III, simple lang naman daw ang patakaran para sa bagong polisiya. Ang patakaran ganito, dapat magpabakuna ka. Okay. Employer, magpabakuna ka. Ngayon kung ayaw mo magpabakuna, kailangan bago ka pumasok, magpa-PCR test ka. Okay. So, you have a choice. Kung ako ikaw, magpabakuna ka na lang kasi one time lang yan eh. Libre pa? Oo, libre pa. Samantala kung magpa-PCR ka, gastos mo na every 15 days pa. Pero maraming labor groups ang umaalma sa bagong polisiya ng gobyerno simula bukas. Ayon kay Alan Tanhusay, tagapagsalita ng Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines, na may tuturing naman itong diskriminasyon sa mga empleyadong hindi pa bakunado kontra COVID-19. Sa halip, dapat daw magbigay ng incentives ang gobyerno sa mga empleyado upang mahikayat ang mga ito na magpabakuna kontra COVID-19 tulad ng paid leaves, bonus, rice allowance o pagbibigay ng shuttle sa kanila papunta sa vaccination sites. Kaugnay nito, kasabay ng pag-arangkada ng tatlong araw na National Vaccination Days kahapon, ibinalita ni RH5 Val Gonzalez na may mga pumipila sa vaccination sites sa Quezon City upang magbabakuna dahil requirement na raw ito na kanilang mga employer. Tatagal naman ang National Vaccination Days hanggang bukas December 1, kasabay pa rin ang paghikayat ng gobyerno sa publiko na magpabakuna na kontra COVID-19, lalo pa at may panibagong variant na naman ng COVID-19 na Omicron.
Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!